Hello mga ka-cooking ina. So for today, we're going to make stir-fry veggie. So dito, ang mga ginamit ko lang ingredients is yung mga tira-tirang ingredients lang din ng sopa, siomai, and lumpia. So itong cabbage na to, isang buo ko binili pero tatlong meal na ang nagawa ko. So ito yung ginamit ko nung nagsopas, ito din yung ginamit ko nung nagsiomay, and carrots, ginamit ko to nung naglumpia. So please watch my video as well, and please don't forget to like, subscribe, and share. So ayan na nga mga mare, sobrang dali lang nito lutuin, tsaka healthy and mura. Kapag medyo nagtitipid na kami, lalo na pag puro baboy at manok, aminin naman natin sa hindi, sobrang mahal kapag araw-araw ganun. Kaya since hindi din ako masyado kumakain ng gulay, sobrang pili lang, ito na nga lang yung ginagawa ko sa mga kinakain kong gulay. So first, we're just gonna melt the butter and saute the garlic until golden brown. Once na luto na yung garlic, pwede natin ilagay yung ating onion, and lutuin din natin kasi mas masarap pag nagluto siya para nagkakaroon ng caramelization. Yes. And ito na nga, nilagay natin yung carrots kasi yun yung matagal maluto, kaya mas inuna natin yun. So yeah, again, wala akong specific ingredients. Ito lang yung mga ginagawa ko. So kayo din, pwede yung dagdagan or palitan yung mga veggie kung anong gusto nyong kainin. Kasi ako, actually, hindi talaga ako makain ng carrots. Pero dahil sobra siya, tsaka si Robin kumakain naman, eh, yun na nga. Yan, lumalaban pa ang ating carrots dito. Kaya, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng konting-konting water para lang then mas maluto pa siya. Tutuyuin ko lang din. So, pag medyo malambot na ang ating carrots at tingin nyo ay pwedeng-pwede na, pwede nyo na rin ilagay ang cabbage, of course. Yan na nga. So, yung cabbage, sobrang bilis lang niya maluto, kaya konting stir fry lang. So, nag-add na rin ako dito ng additional butter kasi gusto ko medyo may sauce, pero dahil yun nga, nag-add na rin tayo ng oyster sauce. Tapos, maglalagay na rin tayo dito ng pepper. Tapos, konting halo-halo lang, or pwede na siya kung gusto nyo yung medyo matigas-tigas pa yung cabbage, nasa inyo yan. Pero sa akin, gusto ko yung medyo luto-luto pa. So, lulutuin ko pa to ng konti. And, yun lang. After neto, pwedeng-pwede na siyang ulam, side dish, or breakfast. Or, sa mga vegetarian dyan, you can definitely do this at home. Sobrang dali lang. And, yan ang nilagyan ko na ng pepper, and that's it for today's video. Thank you so much for watching, and please don't forget to like, subscribe, and follow us. Thank you.